Nais pa imbestigahan ng liderato ng Kamara ang paglobo ng mga Chinese national sa bansa. Nakikita naman ng isang mambabatas na tila maluwag ang patakaran pagdating sa pagbibigay ng ilang visa sa mga dayuhan. Si Mel Alasmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, pinasisilip na nga ng liderato ng Kamara ang proseso ng paghahati ng iba't ibang special visas, gayon din ang late registration of births. Kahinahinala kasi umano ang pagdaan ng ilang dayuhan sa prosesong ito para nga dumami pa sila sa bansa. Bandang alas 11 ng umaga kanina nang magtungo si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Bills and Index Section ng Kamara para maghain ng bagong resolusyon na tutugon-anya sa paglobo ng mga Chinese nationals sa bansa at iba't ibang krimen na iniuugnay sa kanila. Ito ay ang House Resolution Number 1771 na humihimok sa naaayong komite ng Kamara na imbestigahan in aid of legislation ang proseso ng pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa o SRRV, Special Investors Resident Visa o SIRV at Delayed Registration of Birth sa Pilipinas na posibleng nagiging daan umano ng paglobo ng Chinese nationals sa bansa. Ayon kay Congressman Tulfo, tila maluwag ang mga patakaran sa bansa kaya't madali lang nakakakuha ng visa ang mga dayuhan para manatili sa bansa. Sa mga nakuha nilang ulat, mayroong 35 years old pa lang may retirees visa ng hawak at ang iba may Filipino passport pa umano kahit hindi naman marunong magtagalog. Sa tala ng Philippine Retirement Authority, sa mahigit 79,000 dayuhang retirees sa Pilipinas, higit sa 30,000 dito ay Chinese nationals at pawang mga pinayagang magpermanenteng manirahan sa bansa. Dahil sa mga isyong ito, natanong naman si Congressman Tulfo kung kasama sa iimbitahan nila si suspended Bamban Tarlac Mayor Alex Go na ngayon kinu-question din ang background at anya, maiimbitahan din ito kung sakali bagamat ang full guest list ay depende pa rin sa magiging pasya ng komite na hawak dito. Sabi ni Tulfo, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nag-utos ng paghahain ng resolusyon tungkol dito kaya't kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, inaasahang isa ito sa mabibigyang prioridad. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Tulfo. Ang nakapagtataka, hindi pa dapat sila retired pero nabibigyan na sila ng visa kasi the ages are 35 hanggang 50. So, mabuti na lang, couple of years ago, tinaasa na ito, ginawang 50 years old. Otherwise, masyadong naabuso. Ganon din sa investors visa. Eh, wala namang milyong-milyong in-invest dito pero may mga investors visa. Yung iba, mga trabahante lang ng POGO pero naka-investors visa. You see that? They're just employees. Pagkatapos, yung late registration ng birth certificate, siguro nakita niyo naman yung isang LGU, mayor, na nagpa-late registration. So, all of this, pinagtataka namin sa Kongreso, dito sa Kongreso, paano? So, the speaker called me up yesterday and he told me kung po pwede, sabi niya gano'n, na ma-imbestigan. So, ito tayo ngayon. Angelique, ang sabi pa nga ni Congressman Tulfo, may mga nakuha silang impormasyon na sa mga operasyon ng mga otoridad, may mga nakita nga visa itong mga nahuhuling Chinese national pero hindi sila tuluyang maaresto dahil nga may mga hawak silang lehitimong visa. Kaya't ang gusto ng Kamara talagang masiyasat yung proseso dito kung maluwag nga ba yung pagbibigay ng visa sa mga dayuhan at ano yung mga kinakailangan pang panukala para mahigpitan ito. At Angelique, maidagdag ko na nga lamang din patungkol sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi niya Congressman Tulfo na sa pag nagbalik na session na ang Kongreso, inaasahan nilang magpapatuloy din yung mga pagdinig ukol dito sa mga isyu nga sa West Philippine Sea ng Kamara. Angelique? Okay, so Mela, pwede pa bang mabawi itong mga investor visa, for instance, na wala namang nilagak na malaking pondo rito na investment o di kaya itong mga permanent residents na dapat retired pero mga bata pa, anong maaring gawin moving forward?
Angelique, ang gusto kasing masiyasat nga dito sa Kamara kung ano yung pinagdaanan nilang proseso. At dahil nga dito, nako na medyo maluwag nga talaga yung nakikita, Angelique, ng mga mambabatas. Kaya ang gusto nga nila, kung nga may mapapatunayang may anomalya dito, yes, Angelique, part yan ang possibility kung dapat nga yung bawiin. At moving forward, Angelique, higpitan na yung proseso. Katulad nga sa Pilipinas, alam naman natin yung retirement sa atin ay 60 years old. Kung bakit nga daw sa mga dayuhan, ayan, umabot pa noon ng 35 years old lang, pero yan ay naging 50 years old na. So yan yung mga tinitingnan, Angelique, ng ating mambabatas, no? Kung ano yung mga proseso pa na dapat gawin para mahigpitan din naman para yung mga pumapasok ng mga dayuhan sa bansa matiyak na lehitimo at ito ay talagang nasa tamang proseso. Kasi Angelique, no, ang sinasabi nga ng ating mga mambabatas ay may mga Chinese national nga na nasasangkot sa iba't ibang krimen sa bansa at dahil nga lehitimo yung kanilang pananatili ay nagiging problema pa yan sa pag-aresto sa kanila. Kaya nga ang sinasabi nga ngayon, dapat mula pa lang sa registration ng kanilang pananatili sa bansa ay makontrol na para nga maiwasan pa yung mga future crimes na maaaring nga maidulot nito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.